Kamusta na kayo? Welcome sa Panlasang Pinoy! Ako po si Vanjo Merano at para sa ating episode, magluluto tayo ng Sotanghon Gisado from Scratch! Eto ah, nakikita ninyo lahat ng mga ingredients na gagamitin natin. Ipe-prepare pa natin yan. Ang pinakaunang step, syempre, itong sotanghon muna. Pero bago ang lahat, makikita ninyo yung kompletong lista ng mga ingredients sa katapusan ng video. Umpisa na natin eh. Ang sotanghon, kapag sinabi nating sotanghon gisado, dapat malambot na bago natin igisa. At ginagawa ko yan sa pamamagitan ng pagbabad dito sa tubig. Binababad ko lang yan hanggang sa lumambot na ng tuluyan. Itatabi ko muna to. At habang nag-aantay tayo, i-prepare na natin yung mga sangkap. Ito yung cabbage. Ayan. So mapapansin ninyo, tinanggal ko na ito. Kumbaga pinaghiwalay-hiwalay ko. Imbis na hatiin sa gitna at islice. Ang ginagawa ko ngayon, tinatanggal ko yung matigas na bahagi. Ayan. So itong matitigas na part ng repolyo na to, magagamit pa natin yan eh. Ginigisa ko yan para lumambot. Kaya naman inihiwa ko pa yan ng maliliit. Ayan. So kung gusto ninyo lumambot kaagad, mas manipis at mas maliit na hiwa ang gawin ninyo. Itong repolyo para mas mabilis, hi-layer na lang natin. Ayan. Tapos, iro-roll ko na lang. Tapos hiwain ko lang ng ganyan yan. Ayan, okay na to. Dito naman tayo sa carrot. So itong carrot, nahiwa na to ng manipis pero kasi na-prep ko na ibang ingredients beforehand eh. Ang gagawin ko, i-julienne ko pa to. O yan, di ba? Para talagang pampansit. Bell pepper, optional ito. At hindi ko gagamitin lahat eh. Dahil yung iba, gagamitin ko para dun sa isang lulutuin ko mamaya. Tanggalin lang natin yung buto. So guys, ito lang muna siguro yung gagamitin nating bell pepper. Masyado nang marami kapag malaki. Ito naman, daon ng sibuyas. Yan, hinahati ko muna yung makakapal. Na? Kasi igigisa natin yan. Tapos, yung mga greens naman, gagamitin natin yan mamaya. Itong dish na to guys, sobrang mabawang to. Dahil para sa akin, ang tostadong bawang ay nakakatulong para magpasarap lalo dito sa ating sotanghon gisado. Papakita ko sa inyo kung paano ko yung pine-prepare. For the meantime, ito muna. Sibuyas. Bawang. Yan, okay na to. Okay, tatabi ko muna. Maya-maya, pwede na tayong magluto. As long as ready na yung sotanghon. Check na natin. So, ito na yung sotanghon. Malambot na. Yan yung gusto nating mangyari, no? Para igigisa na lang natin siya. So, okay na to. Pwede na tayong mag-umpis ang magluto. Painitin na natin tong wok. May ceremonies pa tayong susundin. Hindi pa tayo talaga magluluto ng tuluyan dahil nga, gagawa muna tayo ng tostadong bawang. Pero okay, mag-alala dahil napakadali lang yan. Bawang na dinikdik ko. Sadya yan eh. Nilalagay ko yan dito habang hindi pa mainit yung mantika. Isa itong madaling paraan para gumawa ng tostadong bawang. Dahil habang umiinit itong mantika, unti-unting naluluto yung bawang. May iwasan natin itong masunog kagad. Kumpara dun sa mainit na mantika sabay lagay ng bawang, di ba? Yun ang nakakasunog. Ito dahan-dahan lang. Kumbaga nababantayan natin. So yan, mapapansin ninyo, di ba? Unti-unting umiinit na yung mantika. Unti-unting naluluto yung bawang dyan. At once na magawa na natin yung tostadong bawang, tatanggalin ko lang lahat ng bawang dito. Itong mantika natin, magiging garlic infused na yan. Ibig sabihin, malasang malasa na yan. Lasang bawang na. So yan, mapapansin ninyo, no? Nagbabrown na. Unti-unti. Halo lang ng halo, ha? Para maging equal yung pagkakaluto. Para maging pantay-pantay. At tandaan ninyo palagi na yung malalaking chunks ng bawang, medyo matagal maluto yan kumpara dun sa maliliit. So yung maliliit na hiwa, yun yung most likely na magiging brown. Kaya bantayan ninyo yan. So guys, at this point, tingin ko okay na muna tong bawang natin. Huwag na nating tostahin pa ng matagal.
Okay, so tatabi ko na muna tong bawang ha. Ngayon, pag sinabi nating sotang hongisado, napapansin nyo ba, yung kulay nun medyo orange, di ba? Ang dahilan kung bakit nagiging orange yung kulay niyan ay yung atswete. Kaya ito, anato seed, gagawa tayo ng anato oil. Simple lang yan eh. Hinahalo lang natin mabuti itong buto ng atswete hanggang sa mamula. Papansin niyo itong aking hawak na spoon, no? Di ba? Kulay pula na. Ganyan lang yon. Anato oil na yan. I-off ko kagad yung apoy, eh. Baka naman kasi pumait dahil dun sa anato seed na masusunog. So, ayaw nating sunugin yan. Gagawa lang tayo ng anato oil mabilis. At pagkatapos, tatanggalin din natin yung buto ng atswete. Para dito sa recipe na to, imbis na mag-isa muna tayo ng sibuyas, inuuna kong lutuin yung pork. At tandaan ninyo, lasang bawang na to, ha, dahil garlic infused na itong ating cooking oil. Yan. Once na mainit na, yan, lagay na natin yung pork. Ginigisa ko lang yan hanggang sa mag-brown. Pwede pa nating lutuin ng konti. Once na mag-brown na. And besides pork guys, pwede kayong gumamit ng chicken dito. Kung chicken ang gagamitin ninyo, I suggest na pakuluan nyo muna yung manok. At once na kumulo na, itabi ninyo yung pinagpakuluan o yung chicken stock. Magagamit nyo yun mamaya. Tapos yung manok naman na ginamit ninyo sa pagluto, ishred nyo lang. Tanggalin nyo lang sa buto. Para na sa ganun, hindi na kayo naghihimay habang kumakain ng pansit. Itutuloy ko lang ang pag-isa dito sa pork hanggang sa mag-brown na to ng tuluyan. Tapos ilalagay na natin dito yung sibuyas. So guys, nakikita nyo ngayon, diba? Yung pork, lutong-luto na. Kaso dumami yung mantika. Bakit? Dahil yan sa taba ng pork. So na-extract yung taba habang niluluto natin kanina. And that's a good thing kasi yung mantika natin, sobrang lasa na yan. At ang isa pang nangyari, ano, yung pork ko napansin ninyo, hiniwa ko ng maninipis para mabilis maluto yan. So ngayon, lutong-luto na yung pork. I-off ko muna yung apoy. So yan, hindi natin gagamitin lahat ng mantika. Isisave natin yung ibang mantika for future use. Tandaan ninyo, garlic infused na to, anato oil pa, tapos may pork flavor pa. O, sang ka pa, di ba? Kahit anong mabilisan na luto, okay na okay dito. Yan, tingin ko ito, okay na to. Kinatira. Konting gisa-gisa lang yan. Sabay lagay ng sibuyas. So yan, gisa na natin kasama yung pork. Yan, at once na malambot na yung sibuyas, eto na, maglalagay na tayo dito ng toyo. Sabay lagay ng carrots. Naglalagay din ako dito ng konting tubig pa. At para talagang sigurado na magiging masarap at malasa itong ating sotang hongisado, gumagamit ako dito ng North Shrimp Cube. Nasubukan niyo na bang gumamit ng shrimp cube pagdating sa pansit? Sarap, di ba? Parang may hipon kayo na marami na nilagay. E nakita niyo naman, yung sahog natin dito, pork lang. Pero kapag gumamit tayo ng North Shrimp Cube, imagine niyo yung lasa ng hipon, hahalo pa sa lasa ng pork. O di ba? Ang sarap nun. Kaya, ito lang yung ginagamit ko, tipid pa. Pagkalagay ng North Shrimp Cube, konting halo-halo lang yan. E since yung mga gulay natin, pati yung pork dito. Actually, yung pork natin, lutong-luto na to. Yung gulay natin, malambot na. Pwede ko nang ilagay yung ibang mga gulay pa. Katulad na lang nito. Yung cabbage. Sama na natin itong chicharo. O, sitsaro. At ito, optional, bell pepper. Yung iba naglalagay pa ng oyster sauce dito sa sotanghon. I mean, okay lang, gumamit kayo ng oyster sauce kung gusto niyo. Pero kung meron kayong North Shrimp Cube, kahit huwag na kayo mag-oyster sauce, ayos na yan. Kukuha pa ako dito ng isang spatula. O yan, di ba? Para mas madali yung paghalo natin. At eto na nga. Kunin na natin itong sotanghon na nababad natin kanina. Yan. Diretso na natin dito. Lahatin na natin. Simutin lang. At pagkatapos, itutuloy ko lang ang pag-toss dito. Ang ganda niyan kasi tumitingkad lalo yung kulay, oh. So guys, diba? Napaka-simple lang. Tapos niyan, magdadagdag tayo ng konting tubig. Kunti lang. Tapos, tatakpan ko lang yung lutuan. Parang ini-in-in lang natin para ma-absorb pa ng sotanghon yung liquid. Tuloy lang natin ito ng mga 2 to 3 minutes tapos i-check natin. Napakabilis na talagang lutuin itong sotang hongisado. I-check na natin. Ayun o. Diba? Ilalagay ko na yung dahon ng sibuyas. Pagdating sa panimpla, naglalagay lang ako dito ng ground black pepper.
at ng patis. Yan. At okay na to. To turn off ko na yung apoy. At guys, once na okay na yung mga seasoning, eto na. Toasted garlic. Wow. Damayan natin. Sarap, diba? O yan na guys. Ganyan lang kadali magluto ng sotang hongisado. Eto na, tikman na natin. Magkakaalaman na tayo. Wow! Amoy pa lang guys, katakam-takam na. At guys, eto pa. Dapat maraming bawang. Yan. Nakita nyo, di ba? Napakasimpleng lutuin. Grabe. Sarap. So guys, ganyan kasimple yung pagluto ng sotang hongisado. Pero pagdating sa lasa, nalalasahan ko yung shrimp, yung pork. And at the same time guys, yung texture ng veggies, yung crunchy pa, ang sarap. Ang lambot pa ng sotang hon natin, yung vermicelli. Tapos nun, biglang manguya mo yung bawang na tostado. You know, crunchy, sarap. At yung pork natin, saktong-saktong pagkakaluto. Kayang-kaya mong gawin, basta subukan mo lang yung steps na ginawa natin. Sana nagustuhan nyo itong ating featured recipe para sa araw na to. Kung meron kayong mga katanungan, mga suggestions, o kung nasubukan nyo na to at gusto nyo sabihin sa akin kung gano'n nyo nagustuhan, punta lang kayo sa comment section. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa Panlasang Pinoy. Magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang videos. Hanggang sa muli!